I-share ko po sa inyo kung paano po yung pag-troubleshoot po nitong ano, ceiling fan. Ano po ito, hindi po working, hindi po gumagana. Te-testing po tayo dito sa outlet. Doon po sa gustong matuto ng multimeter, dito po tayo sa voltage. Select po natin yung AC. Naka-DC po eh. Yan. Re-range po natin. Dito po yung point niya sa after ng 30. Ito po yung voltahe ng outlet natin. 236.1 volts AC. Ipa-plug po natin dito. Ipa-plug po natin yung ceiling fan natin. Oh, naka-plug na siya. Naka-plug na po yung ceiling fan natin sa 236 volts AC. Ito po yung plug. Ngayon, kahit po siya i-switch, naka-plug po siya sa 236 volt AC. Wala po siyang power na nakukuha po doon sa outlet. Ang pag-troubleshoot po, te-testingin po natin itong AC cord. Magmula dito sa plug hanggang dito po sa switch. Tanggalin po natin yung plug niya. Te-testingin po natin itong plug, yung line 1 papunta rito sa switch, kung pumapasok po yung voltahe. Pakita po natin dito kung paano po yung pag-troubleshoot ng ceiling fan. Pwede rin electric fan. Pares lang po yan. Pag-check voltage po tayo. Pa-plug po natin. Pa-plug po natin siya sa 220 volts. Sa 236 volts. Titingnan po natin kung pumapasok po yung 220 volts doon sa motor niya. Ito po yung isang linya. Ito po yung isang linya. 235.8 volts. Ibig sabihin, buo po itong AC cord niya. Ang next na gagawin po natin, testingin po natin kung buo po itong switch. Yung line 1, yung kulay puti, yung white, galing sa plug, galing po dun sa male plug natin, dumiretso po doon sa motor po ng ceiling fan. Yung black po, ito po yung dumiretso sa switch, at saka pumunta po dito sa mga terminal ng switch. At saka po lalabas doon sa isang terminal ng switch, yung kulay itim, yung black, papasok doon sa motor ng ceiling fan. Ito pong switch,
ng ceiling fan. Nakasiris po ito sa isang line. Ito po yung ginawa nating line 2, yung black. Yung line 1, yung puti. Ngayon, yung line 2, ito pong black. Ito pong line 2, dito po nakasiris yung switch. Pakikita ko po sa inyo yung black diagram. Ito po yung 220 volts AC input dito po sa plug natin, sa male plug. Ito po black diagram natin. Yung pong line 1 dumiretso po dito sa motor natin. Ito po yung electric fan. Ngayon, yung line 2 po dumaan po sa switch. Saka po dediretso line 1, line 2. Ito po yung ceiling fan natin. Yung line 1 dumiretso po dito sa ceiling fan. Yung line 2 dumaan po doon sa switch. Tapos po may terminal po yung switch na tatlo. 1, 2, 3. Andito po yung capacitor. Ngayon po, i-testing po natin yung switch. Continuity po tayo. Ito po yung line 2. Dito po nakakonect yung switch. Yung pong switch natin nakasiris dito sa line 2. Dahil po yung line 1, yung white, dumiretso na po doon sa motor natin, sa ceiling fan. Ayun. Kung nadidinig nyo po, ayun po, buo po yung switch, may reading. Sinitch ko sa kabila. Ayun, buo yung dalawang terminal ng switch. Buo po yung dalawang switch. Ayun, buo po lahat ng switch. Ngayon, mag-check voltage po tayo. Ipapower po natin yung ceiling fan. Papower po natin dito sa outlet natin. Ngayon, dito po tayo sa voltage. Voltage AC po tayo. Range po natin dito para mabasa po yung voltahe. Ayan po, 236 volts. Titingnan po natin yung voltahe dito sa line 1 at saka sa line 2. 236.6 volts. Ibig sabihin po, umabot po yung voltahe dito sa switch. Titingnan po natin kung function, kung working po yung switch. Ayun. Pumapasok po yung voltahe papunta po doon sa motor. Titingnan po natin lahat. Ayun. Pumasok po yung voltaheng 236. Ayun.
buo po lahat nung switch niya. Ibig sabihin, nandun po yung trouble sa mismong motor niya. Doon po. Ito po kasi, naka-plug na siya. May power po dito sa switch. Babot po dito sa mga terminal. Doon po yung trouble. Unplug po natin. Check po natin yung motor niya. Step by step po tayo. Magmula sa continuity, sa AC cord, tiningnan natin yung continuity kung magkakaduktong yung line 1 at line 2. Ang sunod na step natin, tiningnan natin kung umabot yung voltahe doon sa may switch. Pumasok naman po yung voltahe. At tiningnan din natin kung working yung kanyang switch. Working naman po. May continuity. Nagsuswitch siya. Pag sineselect po natin sa 1, 2, 3, nasiselect naman po yung switch. Una po natin tinanggal yung pan blade. Ito yung pinaka-holder po nung pan blade. Dito po, pinakikita natin kung paano po yung pag-troubleshoot. Pag-troubleshoot po, step by step. Hanggalin po natin yung tali. May kapasitor din po dito sa loob. Short po natin yung kapasitor. May kapasitor po dito sa loob. Baka makuryente po tayo kasi nag-i-store po ito ng voltahe. Dito po tayo, select natin sa capacitor. Ayan po. microfarad. Yung pong capacitor natin. Ayan po, 2.066 microfarad. Ito po yung capacitor natin. 2.0 microfarad. Buo po yung capacitor. Ito po, so short din po natin, i-testingin natin yung kapasitor. microfarad. Yung kapasitor po natin, 3.5 microfarad. Ito po yung value.
Pag tinester po natin, 3.5, ayan po, 3.687 microfarad. Okay po yan. Ang hindi na po pwede po, kung sakali, yung pong mas mababa sa 3.5, ang 3 microfarad. Babagal na po yung ikot po nung pan blade po nung ceiling pa natin, nung electric pa natin, pag mababa na po yung microfarad niya. Ibig sabihin, okay po yung mga kapasitor. Hindi po dito yung trouble po nung ceiling pa natin, kaya po hindi umaandar. Nandito po ang trouble niyan sa mismong motor. Explain ko lang po. Ito pong motor nung ceiling fan or nung electric fan, pag iniikot nyo po, pinihit nyo itong pinaka-shafting, ayan. Pinihit nyo pong ganyan. Ayan, continuous po, umiikot. Ibig sabihin, okay po yung bushing. Yung bushing niya po, okay yan. Kung sakaling ayaw pong umikot ng shafting, ang problema po nito, kaya ayaw umandar, sa bushing po. Ngayon, malalaman nyo po kung ang trouble ay sa bushing. Kasi uugong po yung electric fan or itong ceiling pa natin. Pero siya hindi po umuugong. Ibig sabihin, hindi po dito sa bushing. Tsaka, ayan po, freewheeling po yung shafting umiikot. Kasi may trouble po na kaya ay umikot po nung fan blade. Dahil po sa bushing, yung pong shafting at saka yung bushing, nagdidikit na po kasi hindi po nalalagyan ng langis, ng motor oil, nangyayari ho, kinakain po nung bushing yung shafting. Kakaroon ng ano po, gas-gas. Dumidikit po yung shafting do sa bushing, ayaw pong umikot. Pero ito po, wala pong trouble yung ano, yung bushing tsaka shafting, ayan po. Ang trouble po nito, nandito sa fuse. Meron po itong fuse eh. Kung sakaling ito, wala na pong fuse, tinanggalan ng fuse, ang problema po nito, ang trouble nito, doon po mismo sa winding. May putol po yung winding na posibleng nag-short dahil wala po siyang fuse. Ito na po yung motor, yung loob. At tanggalin po natin tong pinaka-housing. Tanggalin po natin yung housing. Lagyan po natin ng singer oil. Mag-tetester po tayo ng continuity dito sa winding ng motor. Titingnan po natin kung bakit siya hindi working. Bakit hindi siya gumagana. Titingnan po natin kung mayroong fuse. Meron po siyang fuse. Pakikita ko po sa inyo yung fuse niya. Ayun po yung fuse niya. Nakita na po natin yung fuse. Gagamitan po natin ng multimeter yung fuse. Testing po tayo ng continuity ng fuse. Doon po sa gustong matuto ng multimeter, dito po tayo sa continuity. Ito po yung symbol niya. Ohm. Resistance po yun. Diode. Capacitor, tsaka yun pong may symbol ng sound sa inyo po. Ngayon po, pag long beep, ayan.
Ibig sabihin po, magkadugtong po. Continuity, may ano. Ayan po. Putol po yung fuse. Ito po yung fuse po nung motor niya. Ayan po. Tanggalin ko po, pakikita ko sa inyo. Ito po yung fuse ng motor. Meron siyang value. Kaya lang, hindi mabasa. Tetestin po natin yung ano, continuity nung ano, nung winding. Ayun, buo po yung winding. Ito po yung winding. Ito pong isa. Ayan, may reading po. At saka ito yung isa. Buo po yung winding ng motor. Ang trouble po ng ceiling fan ay fuse. Po soldering paste para po sa panghinang dito sa LED natin para madaling dumikit. Nag-modify na lang po ako ng fuse. Testing po natin yung continuity kung okay po yung nilagay natin. Naglagay po ako ng temporary fuse. Ayun. Okay na po. Ayun. Meron na po reading yung motor natin. May continuity na po. Ngayon, sasalpak na ulit natin. Ay, kabit na po natin yung housing. Ito naman pong rotor.
lagyan po natin ang oil. Bago po natin ilagay sa housing nung pinaka-ceiling pan niya, pupukpukin po natin tong housing po ng motor para po ma-align yung shafting tsaka bushing. Kailangan po freewheeling po yung ikot. Pinakikita ko lang po dito na dapat mailagay nyo sila, mailagay nyo yung rotor doon sa housing, ay freewheeling po yung ikot niya. Umiikot na po yung motor niya. Ang naging trouble niya po, yun pong fuse. Naputol po yung fuse. Lalagay na po natin siya sa housing. Kabit na po natin yung switch. Mag-testing po tayo. Ngayon, tingnan po natin kung ano po yung naging resulta nung ginawa po natin. Ipa-plug ko po sa outlet. Ayan, pinlug ko na po. Ngayon, tingnan po natin kung working na po siya. Ayun. Working na po siya. Okay, maraming salamat po. Working na po yung electric pa natin. Ayan.
Working na po yung ating ceiling fan. Yan, umiikot na po siya. Okay. Thank you po. Maraming salamat po. Dito po, tinuturo ko lang po kung paano yung pag-trouble, troubleshoot step by step. Thank you po. Maraming salamat po.